Nasaan na si Jovelyn Galieno, ang dalagang nawawala noong pang isang buwan? Maraming pangyayari ang hindi nagdudugtong-dugtong sa katotohanan. Kaya sa halip na lumiwanag ang kaso, lalo pa itong dumurumi na parang boso negro. Marami ang nagtatanong kung bakit napakatahimik ni Mayor. Bakit gusto nilang i-polygraph sa Palawan, hindi sa krami? At hanggang ngayon ay hindi tumutulong ang pulis na instruktor. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na may karumal-dumal na nagaganap sa Palawan at maraming nakapwesto ang kasangkot. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang mga lumalabas na impormasyon hinggil sa pagkawala ni Jovelyn ay kahina-hinala. Marahil, ang katotohanan ay wala sa Puerto Princesa. Ilan sa mga kahina-hinalang mga nagaganap ayon sa maraming netizens ay ang tila pagkasangkot ng buong kapulisan ng Puerto Princesa sa pagkawala ng dalaga. Kung ito ay mapapatunayan, nangangahulugan lamang na mayroong mataas na nasa likod nito. Hindi lang basta-basta katulad ng isang mayor o isang pipitsuging pulis. Maaring mas mataas pa at may mas malawak na impluensya na kayang maneobrahin ang mga kinauukulan at gamitin ang ilang tagaulat. Sa mga ganitong klase ng gawain, ano pa ba ang may kakayahang magdirekta sa maselang investigasyon kung hindi ang kapangyarihan ng salapi? Kung mayroong nasa likod nito, maaaring may hawak sa isang napakalaking negosyo. Negosyong hindi lamang sa isla ng Palawan, pati sa kalapit na mga pulo. Hindi ka ba nagtataka na kahit nakitang-kita na tuyot na ang kalansay at pinagdududahan ng maraming eksperto pati sa himpilan ng NBI, ay pinaglalaban ito ng kapulisan? Kahit itaga sa bato, ay iyon ang labi ni Juvie. Para bang sigurado talaga sila na wala na ang dalaga? Pero alam na this na kung may nawawala, mayroong maghahanap. Kaya kailangan sa kaso ang isang fall guy para malinis ang investigasyon. Kailangan din ng isang bangkay para walang maghahabol. Pero ang pinakamabigat na tanong sa lahat ay kung patay na si Juvie, bakit ayaw nilang mayroong maghanap? Madali lang ang sagot. Dahil ika nga, if you seek, you will find. O pag naghanap ka, mayroon kang makikita. Ano ang ayaw nilang makita? Maraming haka-haka ang lumalabas na mayroong taong may impluensya na nasa likod ng mga anomalya. Silipin natin ang mga overwhelming na circumstantial evidence sa buong investigasyon. Una, ang dalaga ay napapaligiran ng mga naka-uniforming pulis. Sa trabaho, ang asawa ng manager nito, ang instructor sa college. Bukod doon, ilang ulat ang nagbunyag sa mga naka-uniforming pulis na nagnais gawing muse ang criminology student. Isang bangungot ito para sa mga suspect katulad ni na Leobert na hindi marunong manaksak at Jobert na kalalaya lang. Sa pipitsuging kriminal, gagawa ka ba ng krimen laban sa isang taong puro pulis ang kakilala, katulad ni Jovelyn? Pangalawa, ang pulis na instruktor sa kolehiyo. May mga naniniwala na may alam ito sa pagkawala ni Juvie. Hindi man siya ang salarin, pinaghihinala ang kilala nito ang taong nasa likod. Bakit kamo? Tumanggi ang instruktor sa isang panayam na para bang umiiwas. Siguro para walang mabangga. Dahil kung iisipin, hindi ba napakaganda para sa kanyang trabaho kung makakatulong ito sa pagresolba ng kaso? Bibilis ang promotion at aakyat ang rango. Pero sa kabila ng mga magandang prospekto, nanahimik na lang ito at inulat na nagdilit pa ng mga messages. Kung pag-iisipan, hindi kaya ng isang maliit na politiko na patahimikin ang isang konektadong pulis. Pero iiwas ito kung malaki ang isda. At isa pa sa mga pangitain na may malaking tao sa likod ng investigasyon ay ang pagturo sa kalansay. Sobra sa 2 linggo matapos mawala si Juvie at noon dinala ang suspect sa lugar. Ibig sabihin, ilang araw na nandoon ang labi
bago pa sumuko si Leopold. Kaya medyo malabo na napagdiskitahan lamang ang babae ng mga lasinggerong pulis sa isang kaarawan. Ito ay pangitay na ang nagmamaniobra. Ay isang well-organized parang mafia. Buhay pa ba si Jovelyn Galieno? Mapapansin ang lahat ng mga gawain sa buong investigasyon ay pinipilit na gawin sa loob ng Palawan. Katulad ng lie detector test at ang unang DNA test, pruweba ng malakas na impluensya ay nasa Palawan. Noong taong 2006, ayon sa CMFR, na isang reporter na nagreklamo dahil pinagbantaan ito ng isang pulis na nasangkot sa hindi mabuting gawain. Ito ay may ugnay sa mga ulat noong sumunod na mga taon, mga 2011, ang balita sa PhilStar na 7 kababaihan ang nasagip mula sa 2 membro ng isang human smuggling ring sa Palawan. Matapos ang ilang buwan, mga Nobyembre, 13 babae naman sa Puerto Princesa ang nasagip din mula sa human trafficking papuntang Malaysia. Ang human trafficking ay ang pagpilit sa isa na ipadala sa ibang lugar upang puwersahin sa trabahong hindi nila gugustuhin. At ito ay laganap sa isla ng Palawan. Kung hindi ka makapaniwala, heto pa ang mga patunay. Noong taong 2013, inulat sa retired analyst na nasagip ng Navy ang 6 na babaeng biktima ng human trafficking sa Palawan, papunta ng Kudat, Malaysia. Noong taong ding iyon, 23 kababaihan ang nasagip sa Palawan mula sa human trafficking papunta rin ng Malaysia. Ano ba ang mayroon sa Malaysia? Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na ang Malaysia ay isa sa mga bansang nangunguna pagdating sa human trafficking. At ito ay 7 oras lamang sa bangka mula sa Palawan. At ayon sa mga ulat galing ng Malaysia, may mga kasangkot na mga politiko. Noong taong 2016, inulat ng Philippine News ang 8 babae na nasagip sa Palawan, mga biktima rin ng human trafficking. Tapos, taong 2018, nagbabala ang National Trade and Union Center na ang Palawan ay daanan ng human trafficking. Batay sa pahayag, ibabiyahe ang mga biktima mula sa Puerto Princesa patungong Brooks Point. Tapos, tatawid sa Mapun at Turtle Island ng Tawi-Tawi at dadalhin sa Sandakan, Malaysia. Ang mga ito ay ikukulong muna sa isang safe house. Matapos ipaalam sa mga koneksyon, ay ipadadala sa iba't ibang lugar. Ang ulat ng Philippine News Agency ng tagapagbalita ng pamahalaang Pilipinas na mas hihigitan ng Palawan ang laban sa human trafficking. Ganun pa man, hindi tumigil ang mga salarin dahil napagalaman noong taong 2019 ng Baird Maritime na mayroong umiikot na barko sa Palawan na ginagamit na sasakyan ng mga human smugglers. Matapos ang ilang buwan ng balita sa Palawan Daily na may 52 ang napigil na biktima ng human traffickers. 2 buwan naman bago mawala si Jovelyn, inulat sa Brigada News na 2 negosyante sa Puerto Princesa ang nasa kote dahil sa human trafficking. Mapapansin na halos bawat taon ay mayroong kaso ng human trafficking sa Palawan. May pulis na ugnay at mga negosyante. Pero ito lamang ang alam natin. Marahil mas marami pa ang bilang ng mga sangkot. At hindi ka ba nagtataka na kung bakit maraming kababaihan ang nawawala at nagiging kalansay? Ayon sa Forbes, ang negosyo ng human trafficking ay kumikita na aabot sa $150 billion kada taon. Kaya may mga netizens na naniniwala na maraming may matataas na katungkulan sa Palawan ang kasangkot, malalaking isda na nasa pwesto. Kaya kung iisipin, talagang iiwas ang instruktor dahil mabigat ang makababangga nito, isang malaking mafia na may pera at impluensya. Pati nga ang mayor ay tila tahimik rin. Kaya inililihis ang direksyon ng investigasyon dahil baka mayroong makita ang mga netizens na ayaw nilang makita. Kaya siguro hindi matagpuan ang mga damit ni Juvie
dahil suot-suot pa. Ano man ang resulta ng DNA test sa NBI at polygraph ng suspect ay hindi na mahalaga. Dahil siguro tama nga ang mga otoridad sa kanilang paninindigan na wala na si Juvie. Wala na sa Puerto Princesa. Anong aral ang mapupulot dito? Ang kaso ni Juvie ay isa lamang sa maraming di umano case closed ng mga nawawalang kababaihan sa Palawan. Posibleng buhay pa ang dalaga at maaaring nasa ibang lugar ito. Sa ngayon, kailangan pigain ang mga sangkot at habulin ang mga matataas na politiko o miyembro ng kapulisan na may impormasyon upang hindi na ito muling maulit. Kung magkakaganon, lalabas ang katotohanan at may pag-asa pa na makita ang buhay si Jovelyn Galieno. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumawak pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.